Nitong taon lamang, hinarap ni Mary Jean Lastimosa ang pinakmalaking laban niya sa entablado bilang kinatawan ng ating bansa sa taunang Miss Universe pageant. Hindi biro ang daang kanyang tinahak. Hinarap niya ang katakot-takot na mga pagsubok na binato sa kanya ng kompetisyon, pati na ng mga taong hindi naman niya kilala. Pero sa kabila nito, nanatiling matatag at palaban si MJ, gaya ng kung paano siya sa kanyang mga laban sa sarili niyang tahanan. Ayaw, palagay na lang yung tray dun. Ay, excuse me, look, I made hummus. Please have some. Have something to eat. Thank you. Salamat at dumating kayo. Nangyari-gari. Hayaan mo, masasanay ka din. Pag pumunta ka na sa Saudi, pagtatrabaho doon. Huwag yun lang, kailangan ko. Oo, baka araw-arawin mo pa. Pahangin lang. That's beautiful. Thank you. The food is ready. Please have something to eat. No, no, mushkila. Thank you very much. Shukran. Come, eat something also. Ate, hinahanap ko ng mga to. Oh, nag-enjoy ka ba? Ma, where is Papa? I told her that Papa's still in Saudi. Pero Mama, ayaw maniwala ni Jean eh. Dapat po andito siya because it's my birthday. Come, I'll show you something, huh? Look. Ayan, hindi na mainit. Now you make a wish. Parang yung sa Aladdin? Oo! Oh, oh! Oh! Rub it hard! Harder! Ayan, look! Tignan mo lumabas ng genie! Happy Papa! Birthday! Oh. Papa, I knew you would come. Ate told me you were in Saudi. I was, but I came back just for you. Happy birthday, princess! Oh. So, have you made your three wishes? I want a new doll. Ah, a new doll. Your wish is my command. Ta-da! Wow, Papa, she's so pretty! Just like you. And for your second wish. I wish what? Wish for... dun ta da dun dun dun. Yay! I know exactly what my princess wants. Wow, Papa, it's so pretty. Very pretty. Bagay na bagay sa'yo. And now, for your third and final wish. I wish... What's happening, anak? I wish... Ay, siguro yung usok. Okay lang ba if you smoke there? Yes, sir. Ako siguro, na-excite ka lang dahil nakita mo na ang papa mo. Okay na ba ang pakiramdam mo, anak? Na-excite ka lang siguro dahil birthday mo. Kaya yan tuloy, hinika ka. Magmula ngayon, mag-iingat ka na, ha? I know what will make you smile. You still have one last wish left, my princess. I wish that you will just stay here, Papa, and never go back to Saudi anymore. Jean, Papa has to work. Oo naman, anak. Hindi pwedeng pabayaan ng Papa mo ang negosyo natin.
Pati na rin para sa ibang mga Pilipino na umaasa magkatrabaho sa Saudi. Pero po, mas masaya pag magkakasama tayo, di ba? Right, Papa? Siyempre naman, anak. Pero hayaan mo. Pag laging mataas ang grades mo, mauwi lagi ang Papa mo. Tingnan mo, andito siya ngayon. Hindi lang kasi dahil birthday mo. First honor ka na kasi. Diba? Halika, Jean! Laro tayo! Ay, naku, Kar. Hindi pa pwede maglaro ang kapatid mo. Kailangan pa niya magpahinga. Marites. Sadali lang, anak, ha? Pauntayin mo muna mga pamangkin mo, ha? Dear Charo, namulat ako sa isang masaya at komportableng buhay. I was different from other kids because my father was Saudi Arabian. Pero katulad ng ibang bata, naipadama sa akin ang pagmamahal ng isang magulang. Ang hindi ko alam, magsisimula na palang magbago ang lahat. I want to get my pasalubong na from him eh. Sabi niya kasi bibilan niya daw ng damit yung mga dolls natin, di ba? Di ka na naman marunong mag-wait. Di ba nga? Sabi ni Mama at Papa, don't be impatient. Learn to wait. Oh, kaya maglaro na lang tayo. Friends na sila. Mama, saan ka po pupunta? Nabibirin lang ako sa mall. Pasalubong, Mama! Oo ba? Sure. Basta magpakabait kayo, ha? Apo. At huwag niyong bibigyan ng sakit ng ulo ang yaya at uncle niyo. Yes po, Mama. Makalipas ang isang araw, dalawa, at marami pa, namalayan na lang namin na hindi na umuwi sina Mama at Papa. At kung sino-sinong hindi namin kilala ang nagpalitang mag-alaga sa aming magkapatid. Saan po ba tayo pupunta? Sa North Cotabato. Andun po ba sina Mama at Papa? Mahaba ang pambiyahin natin. Hali na kayo. Sakay na. Tara na. Tara na. Sige. Tito Noni, hindi po ba talaga kayo pwedeng sumama? Hindi pwede. Okay? Jean, yung bibigyan ng sakit ng ulo sila Uncle Bimbong nyo, ha? Pati dami siya ng mama nyo. Papakabait kayo doon. Sige na, pasok na kayo. Sige na, makakabit kayo. Kuya, kayo nang bahala sa kanila. Ingat kayo.
bahay namin. Ayun, o. Ayan, baba na ito, baba. Ayan, baba. Sige. Oh, sige, baba na kayo, baba na. Oh, mapinsan nyo. Sheriff! Oh, tulungan mo kami dito sa maleta, ha? Sir! Sige, anak. Ah, kaya mo. Ayan. Okay? Ay, ay ako. Nakakapagod! Nagpari na. Sandali lang, sandali lang. Ano ka ba? Oh, naku, salamat, asawa ko. Taray! Sige, halika na. Mama! Papa! Nalagaan mo ba yung mamsuri? Oh, dito muna tayo, titira, ha? Kayo! Ha? Pasok, pasok, talaga. Parang yun lang, umiyak na kayo. Eh, halos araw-araw nga dito, may nagbabarilan eh. Che, tama na yan. Lalo mo na silang tinatakot niyan. Malayo ang tulunan North Cotabato sa kinagisnan kong mundo. Doon, pansin na pansin ang pagiging iba ko sa lahat. Kaya na tayo at masarap itong ulam nito. Ah. Oo. Ito gusto mo? Very good, Joy. Bait ng anak ko. Anong gusto mo? Anong gusto mo? I want my doll. Hayaan mo, pag nakaluwag-luwag kami, eh ibibili ka namin. Sige, yun. But that's from my papa. Ayoko pong mawala yun. I-explain na lang natin kay papa. Sigurado pag-uwi natin, bibili ka niya ulit. Bibili ka ulit. Kaya na tayo. Kailan po ba kami uuwi? Siguro ano, gawin natin, dito muna kayo, ha? Masarap dito, masaya dito. Tapos, dito na rin muna kayo mag-aral. Pero I want to go home. Gusto ko na po makita si na mama at papa. Namimiss ko na po sila. Nasaan na po ba sila? Alam mo, si mama mo, kilala ko yun eh. Susulat yun. Hintayin lang natin. Hintayin lang natin. Sa ngayon, kakain muna tayo. Kain. Dahil gutom na gutom kain na tayo. Sige na. Rice. Rice. Gusto na. Rice. Ito ang manok. Sarap yan. Ayos mo na. Dahan-dahan lang. Kala niyo, Valentine's na. Excuse me. Mag-Holy Week na nga eh. Where's the trash bin? Wow, English! Ang yabang mo! Pa-English-English ka pa! Bakit? Saan ka ba galing? Sa tingin mo, babalikan pa tayo ni na mama at papa? Sabi kasi nung classmates ko, hindi mo na daw tayo ni na mama eh. Jean! Huwag kang maniniwala sa kanila. Saka, magkakasama-sama din tayo ni na mama. Diba? Yun ang third wish mo kay papa nung birthday mo. Hoy Jean! Ba't yung panahugas itong mga pinakainan natin, ha? Ate, pwede ako nalang maghugas niyan. Di ba, ate ko ba nakatoka ngayon? Di ba yung maarting kapatid mo? Huwag na kayo mag-boy prinsesa dito. At saka kung ayaw dito, lumayas na kayo dito. Inuulipugo mo kayo. Sige! Sige, subukan mo. Jean? Sabi mo yan, ha? Ate! Tama na! Ay, yabang-yabang mo! Sasaktan ang kapatid ko! Wala ka lang! Kala yung sino kayo mayabang, eh! Tabi kita naman kayo dito! Ay, sige, tama na! Ano bang kapulo na nangyayari dito? Anak mo eh, subukan mong pangsaktan itong pinsan mo at malilintikan ka sa akin. Che, tama na! Saktan ka ba? Ha? Kuha ka nga ng tubig, mailimot ka. Mapo muna kayo, mapo. Che! Sabay tubig dito. Ate, tulungan mo ako. Baka pag dalawa tayo, lumabas si Papa.
Hindi dyan lalabas si Papa. Eh, paano natin sila makikita? Miss na miss ko na sila. Jean, may sulat ang mami niyo para sa inyo. Usan mo na! Basahin mo na! Dear Car and Jean, kumusta kayo dyan? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Sana nagpapakabait kayo dyan. Sina Uncle Bingbong niyo muna ang bahala sa inyo, ha? Kasama ko ang papa niya dito sa Saudi. Miss ko na kayo, mga anak. Kung papwede na lang, ay dadaling ko na kayo dito. Pero huwag kayong mag-alala. Magpapadala kami lagi buwan-buwan at dadalaw kami sa lalong madaling panahon. Magkakasama-sama tayo ulit. Sa Saudi na rin pala si Mama. May classmates sa right. Iwanan nila tayo, Ate. Jean, hindi totoo yan. Gusto pa rin nila kayong makita. Babalikan nila kayo. Babalikan kayo ni Mama mo. Gina? 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 Dali muna natin ko siya. Bakit? Please! Tulungan mo ako! Kinabahan talaga ako sa'yo kanina, Jean. Ano? Basta ka. Okay ka na. Sabi ng nurse, pwede na tayong lumabas. Kausapin ko lang auntie mo, ha? Uncle, huwag niyo mabayan po akong iwan. Hindi ako alis. Dito lang ako. Ha? Sige. Gusto mo ng tubig? Uncle, bakit pa walang may gusto sa akin? Hate pa ako ng classmates ko sa school. Kahit po si Mama iniwan ako. Ano po bang ginawa ko mali? Jean, ito ang sasabihin ko sa'yo, ha? Tandaan mo. Walang mali sa'yo. Hayaan mo na yung mga kaklase mo. Dapat nga pagbutihan mo pa. Pakita mong magaling ka. Alam mo, yung mga magulang mo, maiinganyo mong bumalik yon kapag nagpakitang gilas ka. Oo. Uncle, di ba po nung nag-first honor ako nung dati, umuwi si Papa galing Saudi? Pag nangyari po ulit kaya yun, uuwi po ulit siya dito. Oo! Lalo na't napakita mong napakatapang mo, na kahit wala ang mama mo, hindi ka umiiyak. Magiging proud sila sa'yo. Kailangan matapang ka, Jean. Kailangan malakas ang loob mo. Approve! Makauwi na tayo. Magtutulungan tayo. Pagbutihan mo yung pag-aaral mo. Magiging proud ang lahat sa'yo. Opo. Oh, Miss Lastimosa! Congratulations! Ikaw paling nanalo dun sa huling poster making contest natin? Yes, ma'am. O ano, sasali ka ba dun sa dance number na linggo ng wika? Opo. Very good. Ma'am, tulungan na po kita dyan. Ah, sige. Ito na lang para magaan. Doon na lang. Ito na lang po. Gusto niyo po. Oh, sige, sige. Salamat ha. Ingatan lang. Sunod ka na lang. Sige po. Sip-sip, di ba? Oo nga, sinabi mo pa. Ang saya, ganun palang pakiramdam kapag nagmarcha ka sa stage. Kaya kayo, nanak ko, gayahin nito yung mga pinsan ninyo. O si Carl, valedictorian. Si Jean, top 10 at napakaraming special awards. Thank you po ulit sa pagsama sa pag-akyat sa stage, ha? Uncle, oh. Pwede po ipadala agad natin tong mga medals at awards ko kila Mama
At Papa, kasi po gusto ko po makita nila eh. Baka po pag nakita nila, umuwi na po agad sila next year pag ako naman ang gumraduate. Sige. Gawin natin yon, ha? Thank ha? You, gawin natin yon. Sige, sige. Ang dami nito. Ano kaya nating papadala ito? Apat. Uy, Ma. Oh. Bart, alam mo ba na nakausap ko ang mama mo sa telepono? Talaga po? Pwede ko po bang makausap, auntie? Bayaan mo. Pag tumawag ulit, ipapakausap kita. Alam sige mo, po. Sinabi niya sa akin na magpapadala raw ng pera ang mama mo, Car. Sa'yo para... Oo, para ma-blow out na yung mga kaibigan mo. At sa'yo rin, merong ipapadalang pera. At saka pinaalam din niya na meron na rin kayong dalawang kapatid. Isang lalaki at isang babae. Kapatid po? Mm-hmm. Kaya lang nga, sayang eh. Kasi hindi naman ninyo magamit yung apelido nila. Dahil si mama mo at si papa mo, sa Saudi lang nagpakasal. Ah, Bingbong, ibig ko sabihin, hindi ba isang pamilya sila? Eh, di ba sana isang apelido na lang ang gamit nila? Oo nga po. Hindi po ba dapat ganun? Ate, may bago na daw tayong mga kapatid. Ngayon lang natin alaman. Pero sa tingin ko, makakalimutan na tayo nila mama. Kasi may bago na silang anak. Tapos kaapelido pa nila. Di mangyari yun. Pinagpatuloy ko pa rin ang pagpapakitang gilas. Pero pagdating ng graduation, kung saan ako ang naging salutatorian, hindi pa rin dumating sina mama at papa. Dumaan ang mga taon at lumipat ng Maynila si Ate Car kasama ng iba naming pinsan para mag-college. Ako ang naiwan sa tulunan. Jean? Si Raid, kapatid mo. Mga medals po namin yan. Tinry ko pong maging valedictorian. Kaso, di kinaya. Naging salutatorian ka naman. Inagusayan mo. Yun ang importante. Alam mo, pangarap ko din maging beauty queen noon. Kaya lang, nakilala ko ang papa mo. Si Ate Car palang tutupad ng pangarap kong yun. Sayang hindi niya tinuloy. Sayang po pala, hindi siya napanood nun. Kahit nga po nung
high school graduation niya. Akala po namin makaka-OE ka. Pasensya na, anak ko. Umalis kami agad ng papa mo. Pinili talaga namin na makasunod kayo ng atikar mo agad sa Saudi, pero hindi pa kami kasal noon nung pinanganak kayo. Mahirap pala kayong dalhin doon dahil stricto ang mga batas nila. Tapos biglang dumating ang mga kapatid mo at kinalaan ko silang alagaan, kaya yun. Pero okay naman kayo dito ng Uncle Bingbong mo, di ba? Opo. Mababait naman sila. Tatay na ang tingin ko kay Uncle. May pasalubong ako para sa'yo. Ito, oh. Parang maliit yata. Ito kasi ang huling size na binigay ng Auntie Belen mo sa akin. Matagal na po yan. Lumaki na po ako. Saya po ba kayo doon? Oo naman. Iba lang ang buhay doon. Hindi ako makapagtrabaho gaya na nandito ako. Maraming bawal para sa mga babae. At sa bahay lang ako, nag-aalaga ng mga kapatid mo. Pero okay naman ako. Masaya naman. Namiss kita, Ma. I love you po. Ma! Anat sa aban! Anat Jair! Jean! Jean! Bakit ho? Alam mo, ikaw yung napili namin sa school. Yung para dun sa search for Miss Tulunan. Naku, maganda ka, matalino. Pwedeng-pwede ka manalo dun. Ako ho? Oo! Uncle! Jean! Uncle! Andito na po ba si Mama? Di ba po ngayon yung uwi nila? Dumiretso sila sa Manila. Hindi po ba dapat dadaan muna sila dito bago bumalik ng Saudi? Kasi pwede na rin naman na dumiretso na rin sila ron eh. Parang kailangan na nila eh. Oo nga po. Baka nga po. Sige po. Number 8, Miss Mary Jean Lastimos.
Sunod-sunod na ang mga beauty pageants na sinalihan ko, kahit noong nag-college na ako sa Davao City. At ni isang beses, hindi ako umuwing talunan. Pero may malaking laban sa buhay ko na nais ko pa ring ipanalo. Papa! Marika! You're so grown now. Of course. It has been more than 10 years, Papa. Jean, my princess, how are you? Oh, please, please, sit. Sit. Okay. Are you hungry? No. You want something to eat? Thanks, Papa. We're fine. So, I heard you will be finishing university soon. Yeah, this year. I'm gonna graduate this year, and Jean has another year. Good. Because I want you to come to Saudi already. Really? We've always wanted to meet our brothers and sisters in Saudi, and especially to spend time with you. Maybe on our school break. No. Not for vacation, but to stay there. For good. But I thought you can petition us there. You can marry an Arab man. I have friends who are looking for wives. I can arrange you to marry them immediately. As soon as you're married, you can live in Saudi. We can be close to each other again. No. No? Jean, I'm your father. You have to listen to me. You haven't seen us in so many years. Don't you want to know about our lives? We're just going to come here and demand us to obey you like as if you're never gone. What about our dreams, our plans? Do not talk to me like this. Jean, tama na yan. Totoo naman ate. Iniwan niya tayo. Hindi siya naging ama sa atin ng napakatagal, tapos pabalik lang siya na parang wala lang. I don't understand what you're saying. Speak English. I'm not gonna marry just because you want me to. I have my own life. And I don't care if you get angry. I'm not like Mama. I can live without you. I have lived without you. Jean. Excuse me. Jean. Jean, sandali. Jean. Sandali. Diba naman, hindi mo dapat kinausap si Papa ng ganun. Ngayon nga lang natin siya ulit nakita eh. Ate, hindi ako kasing bait mo. Hindi ko kayang umiti sa kanya pagkatapos niyang tanggalin ang sarili niya sa buhay natin. Mas naging tatay pa nga si Uncle Bingbong kesa sa kanya. Kahit na, Jean. Ano bang gusto mo? Bumalik siya ng Saudi tapos hindi na natin siya makita kahit kailan? Nung bata pa tayo, yun lang ang gusto mo, di ba? Mapauwi siya at makasama siya? Yun na nga, ate. Mula noon, yun lang ang ginusto ko. Lahat ng desisyon ko, ng ginawa ko, para ipakita sa kanila na may babalikan pa sila dito sa Pilipinas. Pero nakailang akit na ba ako ng stage? Nakailang panalo? Wala naman silang pakialam dun eh. Punta lang siya dito para idikta sa atin ang gusto niya. Ate, ayoko na. Ayoko na. Simula ngayon, magde-desisyon na ako para sa sarili ko. Hindi para sa kanila. Jean. Simula nun, pinutol ko na ang communication ko kay Papa. Pagkatapos kong graduate ng computer engineering, nagtrabaho ako sa Davao City Government. Hanggang sa tumira na rin ako sa Maynila para ituloy ang pagsali ko sa mas malakihang beauty pageants. MJ! Natatakot naman natin magkakaroon. Sanay na po ako dyan. Pinapractice ko naman lagi. Alam mo? Ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Ni Uncle Bolero ka. Oh! Ano Bolero? Nakakaya! Ikaw ang manalo. Nakakaya! Ang ganda-ganda mo. At last, pinitisyon na ako ng Lola Vita mo sa Amerika. Tagal din. Naniniguro lang ako na bago ako umalis, ay magpapaalam ako sa'yo dahil alam kong ayaw mo yung mga taong umalis na hindi nagpapaalam sa'yo. Naalala mo nung inatake ka ng hika at dinala kita sa hospital? Akmang palis na ako. Hinawakan mo ako at sinabi mong, huwag akong umalis. Eh, ganyan ka eh.
Oo nga ho. At hindi na kayo umalis simula nun. Through the years, kayo na nga yung nag-alaga at nag-protekta sa akin. Kayo na po yung gumawa ng mga bagay na hindi nagawa ng mga magulang ko. At naalala mo rin ba yung sinabi ko sa'yong walang mali sa'yo, Jim? Na anuman ang naging desisyon ng mga magulang mo, eh, sa kanila yon. Wala kang kinalaman doon. Basta, galingan mo dyan sa bago mong pinasukan at alam kong kayang-kaya mo yan. Ha? Oh, bayaran mo na to. Ikaw na nag-imbita eh. Uncle. Ikaw yung may bagay na. Pero Uncle, maraming salamat po sa lahat. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko maabot ang lahat ng ito. The 2011 Binibining Pilipinas second runner-up is candidate number 34, Mary Jean Lastimosa. To present her award is 2011 Binibining Pilipinas second runner-up, Nicolette Henson. Ako, congratulations, anak. Proud na proud ako sa iyo na napanood kita. Pinagmamalaki kita dun sa Saudi. Pero second runner-up lang po, di ko naman napanalo yung title. Eh ano ngayon kung second runner-up ka? Malaking panalo pa rin yun. Isipin mo, pangarap ko to nung araw. Tapos ikaw nagawa mo. Televised pa ang national pageant. Eh, Ma, si Papa, alam ba niya? Hindi ko alam. Eh, wala naman sa kultura nila ang mga beauty pageant. At siguradong busy na siya sa pangalawang asawa niya. Nag-asawa ho ulit si Papa? Ayaw kasi ng mga magulang ni Saud na hindi pure Arab ang mga magiging apo nila. Kaya yun, inangasawa nila ulit. Ma, okay lang ho kayo? Ang dami kong sinakripisyo para sa kanya. Ang dami kong tinalikuran para lang gawin niya sa akin to. Plano niyo? Hindi ko pa alam, anak. Ma, lumito na lang kayo. Tulungan ko kayo maghanap ng bahay para may uwi niyo yung mga anak niyo sa Saudi. Tapos, pwede kayo mag-enroll sa kahit na anong gusto niyong short course para makapagsimula kayo ng negosyo. Salamat, anak. Katapos ng lahat. Baka nga siguro pwede ako mag-enroll dun sa mga beauty school, yung mga eskwelahan na ganun. Pwede ako mag-negosyo ng beauty parlor. Tingin mo, anak? Pwede po, Ma. Napakalayo na nang narating mo. Minsan hindi ko maiwasan isipin. Nakatapos kaya ako ng college. Hindi ko nakilala agad ang papa mo at nagpabuntis agad. Ma,
pwede niyo pa umabot ang mga bagong pangarap niyo. Marami pa kayong oras. Na-frame ko na po itong certificate niya sa cosmetics. Dapat naka-display ito sa parlor pag napatayo na natin yun. May mga suggestion na nga sa aking locations. Gusto mo i-check natin bukas? Ma? Anak, babalik na ako sa Saudi. Paano na itong inaral niyo? Paano na po yung mga plano natin? Hindi ko talaga kaya, anak. Hindi ko naman madala dito ang mga kapatid mo. Ayaw pumayag ang papa mo. Hindi ko sila kayang iwan doon. At nung kaming iniwan niyo, kinaya niyo? Tama na yan, MJ. Bakit, ate? Ako lang ba yung nasaktan? Ikaw din! Sinubukan ko naman maging ina sa inyo, hindi ba? Paano? Sa magpapadala ng pera? Sa pagbisita sa amin every how many years? Sa pagtatawag sa telepono kay auntie na hindi nga kami kinakausap niyo? MJ, tama na yan! Bakit, ate? Ito naman ang ginagawa mo. Mawawala ka. Sanayin mo kami mabuhay ng kami lang. At kung kailan sarado na ang puso ko, babalik ka. Papaasahin mo ulit kami. Alam ko hindi ko kayo dapat asgahan. Mahal niyo si Papa at siguro pakiramdam niyo kailangan niyo siyang sundan sa Saudi. Pero may choice na kayo. May pangalawa na siyang asawa. May kahati ka na. Dapat ngayon, sarili mo naman ang isipin mo. Isipin mo naman kami, Ma. Dahil kami... Matagal na namin gustong kami naman ang piliin mo. Kami naman, Ma! Hindi ko kayang iwan ang mga kapatid niyo. Hindi sila tulad nyo. Kailangan pa nila ako. Ate, sabi ko sa'yo, huwag mo nang basahin yung mga yan. Ba't ba kasi kailangan mo sumali ulit? Nanalo ko naman nun eh. Second runner-up. So? Sabi nga ni Mama, di ba? Second runner-up pa rin yun. Hindi ko naman to ginagawa para sa kanila. Ginagawa ko to para sa sarili ko. Dahil gusto kong manalo. Mananalo ko. Ladies and gentlemen, Miss Universe Philippines 2012 is none other than Binibini 18, Janine Tagano! Oh!
So hard. Tama pa, ate. Dapat din na lang ako sumali ulit. Sigurado pinagpipesta na naman ako ng mga tao sa Facebook. Delete mo na lang kaya yung Facebook. Sige, nasabihin mo sa akin. Alam ko hindi ka okay. Sanay naman ako eh. Simula nung pagkabata natin, lagi na lang akong pangalawa. Ngayon, talunan. Tama na, tama na. Huwag mong sabihin na. Lagi na lang akong talunan sa lahat ng bagay. Tama na. Tinalikuran ko na ang mundo ng beauty pageants after that. Umuwi na lang ako ng Davao at nagtayo ng fitness pa. Nagkaroon rin ako ng stints at endorsements sa TV at print. Pero iniisip ko na noon ang mag-migrate sa US. Siya nga pala. Nag-change na nga pala yung ano, yung age limit ng binibini from 25 naging 26 na. Wow. Bakit hindi ka nga ulit sumali? Try mo ulit. Oo. Ako? Pwedeng ulit. Oo naman, pwedeng-pwede ka. Third time. Bakit naman hindi? Pwedeng-pwede ka. Sa lahat ng mga kandidata, ikaw ang paborito ka, alam mo yan. Pwedeng-pwede ka maging Miss Universe, pambato natin. Ba't hindi mo subukan ulit? Pero di ba nga, natalo na ako. Naging thank you girl na nga ako. O yun na nga eh. Wala namang masama kung susubukan mo ulit eh. At saka di ba matagal mo na itong pangarap? Okay. Eh bakit hindi mo ulit subukan? Imbis na iniisip mo na, what if I tried? Bakit for one last chance, ba't hindi mo itry ulit? Pero gusto kong sundan yung uncle ko sa States. Bibisitahin ko nga sila next week. At saka, tapos na ako sa part niya ng buhay ko. Sorry po. O basta pag-isipan mo mabuti ha. Sinabi yan na kita. Jean, kung gusto mo mag-migrate dito sa US, huwag mong problemahin yung papeles mo. Tutulungan kita sa visa mo. Hmm? Uncle, may mga nagsasabi po sa akin sumali ng binibini. Gusto mo ba? Dalawang beses na ako natalo. Ginawa ko naman ang lahat para manalo. Ang totoo nga ho niyan, second time, confident ako na mauwi ko na yung title. Baka nga overconfident pa. Gustong-gusto ko lang kasing ipakita sa lahat na dapat ako manalo. Pero ayun. Baka yun ang problema. Kung sasali ka dyan, dahil may gusto kang patunayan sa mga tao o sa magulang mo, alam kong sinabi ko sa'yo noon na
galingan mo ang lahat para mainganyo mo ang mama mo na bumalik. Noon ho yun, Uncle. Dumating na po ako sa point ng buhay ko na sinabi ko sa sarili kong lahat ng gagawin kong desisyon hindi para sa kanila. Kung may gagawin man ako, para na sa akin. Para lang ba sa sarili mo? O para ipakita sa kanila na kaya mong magtagumpay? Na walang tulong nila? Na kahit wala sila? Jean, kung gusto mo talagang sumali dyan, sumali ka para sa'yo. Dahil gusto mo. Dahil masarap naman talaga pag naglalakad ka na dyan sa entablado. Sarap ng pakiramdam mo, hindi ba? Kapag andun ka na, tanggalin mo na sa isip mo ang mga hinanakit mo, galit mo. Matuto kang magpatawad. Dahil wala ka namang kailangan pang patunayan sa mga tao. Ang kailangan mo lang patunayan ay ang sarili mo. Na sa lahat ng mga nagawa mo, ng mga achievements mo, ay kaya mo na maging masaya. Na kaya mo na maging tahimik dyan sa puso mo. Minsan yun lang ang mahalaga kaysa manalo. Mabuti kang tao, Jean. Tandaan mo yan. The woman who we will be proud of, who will represent us, our Miss Universe Philippines 2014 is none other than... She is Binibini number 25, Mary Jane Lastimosa! Congratulations! Tama si Uncle Bingbong. Noong sumali ako sa Binibining Pilipinas for the third time, isinantabi ko ang lahat at ninamnam na lang ang huling pagkakataon kong rumampa sa entablado. At dahil doon, natupad ang matagal ko nang pangarap. Pero kasabay naman ito, ang pag-diagnose kay Uncle na may brain tumor. At kumalat na ang cancer at umabot na ito ng stage 4. Kaya inuwi na namin siya sa Pilipinas. Uncle, kumusta po kayo? Happy birthday. Okay lang ba dito ang birthday, hindi sa Manila? Uncle, syempre naman. Kayong pamilya ko eh. Uncle, ah. Inuunahan niyo na ako magpapayat. Uncle, malapit ng Miss Universe. Sana po mapanood niyo ako, ah. Hindi ko mapangako, anak. Alam kong malapit na ako. Uncle, hindi mo kayo magsalita ng ganyan. Alam natin pareho na... Totoo, sinasabi ko. Pero kahit ano mangyari, nandito ka lagi sa puso. Sana ako. Ngayon pa lang, alam ko, panalo ka na. Uncle, galing po sa iba-ibang bansa yung mga candidates. Maraming mas matangkad, mas sexy, at mas maganda kaysa sa akin. Alam mo, sa kabila ng mga pinagdaanan mo, hindi mo sinira ang buhay mo. Ginamit mo ang pagkakataon para maging mabuti. Maging magaling. Kahit na nasaktan ka, lumuha ka, nagalit, pero natuto kang magmahal
Yun ang maganda. Para sa akin, yun ang Miss Universe. Kaya ngayon pa lang, panalo ka na. Opo, Uncle. Panalo naman po ako eh. Kasi nasa buhay ko kayo. Na kahit na ano mangyari sa inyo, number one ako. Winner ako. Maraming maraming salamat, Uncle. Mahal na mahal ko po kayo. Jane Lastimosa, Miss Philippines. So this is my family, my uncle. He wasn't able to survive cancer. I think now he's in a better seat, watching me, and he's guiding me as my angel. I'm dedicating this competition for him. Bago pa ako lumipad sa USA para sa Miss Universe pageant, tuluyan ng namaalam si Uncle Bingbong. Pero baon-baon ko, hindi ang sakit ng pagkawala niya, kundi ang mga aral na nakuha ko sa kanya. At higit sa lahat, ang pagmamahal ng aking naging tatay-tatayan. Alam kong iyon na ang magsisilbi kong gabay sa mga susunod ko pang haharapin sa buhay. Hanggang dito na lang, MJ. Hindi man nakamit ni MJ ang inaasam na corona, hindi pa rin siya umuwing talunan. How she gave it all her heart and how she put up a great fight make her a true winner. Pero higit sa lahat, pagkatapos ng pagsabog ng kagandahan sa entablado, pagkatapos matanggal ang makukulay na makeup, pati na ang mga kumikinang na mga damit at mga alahas, natitira ang isang simpleng babae na nakamit ang respeto at pagmamahal ng ibang tao at higit sa lahat, ng sarili niyang pamilya. Sa laban sa napakalaki at napakakulay na entablado ng buhay, ito ang corona. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po, mga kapamilya.